Binabakbak na naman tayo ngayon sa comment section, guys. Nabigyan naman daw ng update review itong si Yamaha Sniper 155 Racing Blue. So, ito na nga, guys, yung pinakahihintay ninyo. So, in this video, guys, alamin natin specs, features, at syempre, alamin na din natin yung kanyang SRP, down payment, at monthly installment ngayong 2022. So, tara, umpisahan na natin itong video ito. It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you. When I'm with you, everything will be alright. When I'm with you. Sniper 155 Racing Blue. So, ito yung standard version, guys. And itong motor na to, guys, is inspired sa Yamaha R1 dahil nga sa kanyang looks. So, first, before ang lahat, umpisahan natin sa kanyang engine specs. Of course, ay 155cc to be exact. Liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve at single cylinder. Max horsepower is 13.2 kilowatts at 9,500 RPM at max torque na 14.4 Newton meter at 8,000 RPM. So, ayan guys, na-review ko na to before and it was last year and this time ito na yung pinaka latest no update sa review nitong kay Sniper 155 Racing Blue. So pagdating sa looks, guys, combination siya ng color na racing blue, matte gray, ayan, tapos black, matte black, and yun lang yung nakikita ko dito sa kanyang itsura. Then nandito pa rin naman, guys, yung kanyang LED headlight or LED headlight, and meron pa rin naman dito yung pride of ownership ni Yamaha, naka matte black decals na mahaba dito sa front, which is yung kanyang transmission na 6-speed at yung kanyang displacement na 155, ayan, tapos merong konting decals dito, guys. So napaka astig talaga ng forma nitong si Sniper 155. So ito yung motor, guys, na pinalit doon sa Yamaha Sniper 150. So ito yung underbone type na kategory ni Yamaha. Pagdating naman po dito sa kanyang headlight, nandito yung kanyang napaka-stylish and sporty looks na headlight. So nandito yung kanyang low beam, guys, at saka yung kanyang high beam is nasa taas. So separated na po yung kanyang low beam at saka high beam. Pero kahit ganun pa man, guys, napakalakas po ng buga nito pagkagabi. Turn signals is naka-bulb type pa rin po. Ayan. And then, nandito pa rin naman po yung kanyang telescopic fork suspension with single pot piston brake caliper with single hydraulic disc brake. And yung nagustuhan ko dito, guys, pagdating sa color ng kanyang fairings at color ng kanyang mugs, same na same lang po, no? So talagang nabagay po yung kanyang kulay sa kanyang body build at saka dito sa mugs. Sukat naman ng gulong is 90x90x17. And yung brand niya, guys, is Maxxis na. Naka-tubeless tire na din po itong isang to. Then, pagdating naman po dito, nandito po yung kanyang radiator. So, since siya po ay liquid-cooled na, hindi po siya basta-basta ma-overheat, no? So, i-check nyo lang po yung tamang coolant level ninyo. And sa mga high-speed and long rides, makakaasa kayo, guys, na okay na okay yung motor ninyo. Hindi po siya mag-overheat. So, yun po yung advantage nung naka-liquid-cooled. So, nandito yung kanyang underneath, guys, no? Kumpara doon sa Sniper 150, bukas yung dito niya. Unlike dito kay Sniper 155, may harang na. So, para sa akin, plus points to, no? Tapos, hindi din basta madaling mapasukan ng mga bato-bato. So, safe na safe po yung engine nyo pagdating dito sa kanyang
undercowl or underneath cover dito sa front. Ayan. So, aside sa kanyang decals sa front, guys, meron din siyang mahabang decals dito. Ayan po, 155 Diaseal Yamaha. At syempre yung logo ni Yamaha. And dito sa side fairings, no, aside sa glossy blue, nandito yung matte black niya na fairings at may sticker din na VBA. So meaning, which gives you torque and low speed and power in high speed. So para sa akin, goods na goods yan. And then nandito yung kanyang pangalan na sniper. Naka-decals to, guys. Ayan, glossy blue. Tapos parang white glittery itong effect dito. And yung kanyang gray na decals. Ayan, yun lang po yung mga decals niya, guys. Ayan. Pagdating naman po dito sa handlebar, ayan, nandito yung kanyang kill switch activated. Meron na din siyang hazard light switch. Ayan, so napaka-importante niyan, guys, pag halimbawa magpa-park kayo sa mga madidilim na lugar. Electric start. So, itong isang to, guys, is wala na pong kickstart. So, napaka-importante. Kung walang kickstart, is merong voltmeter. So, i-check natin mamaya yung dashboard, guys. Sa left side naman, high beam, low beam, pass light, turn signal switch, at saka yung kanyang horn. So, siya po ay naka-fully digital inverted dashboard. So, meaning, instead na puti yung kanyang background is navy blue. So, ang nandito, guys, is RPM indicator or tachometer, speedometer, fuel gauge, odo, tsaka gear indicator, and then meron isang button dito, guys. Check natin, ano pa meron. Trip 1, trip 2, time, convenient yan, guys, pag trabahante ka. F-echo indicator, F-echo average indicator, average, odometer. So, ayan, guys, bumalik na siya sa dati, trip 1, trip 2. So, since wala po siyang battery health indicator or voltmeter, no, I highly recommend na magpa-install po kayo ng voltmeter nang sa ganun ma-check nyo po yung battery health ng motor na to. Lalo na kung maglo-long ride po kayo, no? Kasi hindi nyo po mapapa-under tong motor na to kung masisiraan po kayo ng baterya or madidrainan kayo ng baterya kasi wala po siyang kickstart. So, ayun po. And then dito, nandito yung neutral indicator, turn signals indicator, or hazard lamp indicator, ayan. Temperature indicator, high beam, low beam indicator, check engine indicator, at saka yung Yamaha na logo. Ayan, guys, so napakalinis na lang po ng design dito. Ayan. Tapos, meron ding malawak dito, guys, na parang pwedeng nyong paglagyan ng bag. Ayan, kung maglo-long ride kayo kasi wala po itong compartment eh. So, i-check natin mamaya, guys, yung kanyang under seat. Pagdating sa upuan, hindi po siya ganun ka-generous, tama lang, no? So, medyo masakit po ito sa puwet pag halimbawa sa long ride. Mas lalo na po sa upuan ng angkas. Ayan, nakatuto na, guys. Meaning, different po yung texture ng seat cover, no? Kakaiba dito and kakaiba din dito. Ayan, pansin ko din, naka-stitches na. So, premium quality po talaga yung materials na ginamit dito sa kanyang seat cover. So, i-check natin yung kanyang under seat. Ayan. So, sa under seat, guys, wala po siyang compartment. Meron po dito paglagyan ng papers ng motor. Siguro pwede dito. And wala na po talaga kayo makikita ibang under seat. Pwede dito isiksik. Ayan, guys. So, dito pwedeng-pwede kayo maglagay ng bag. Lagyan nyo lang nung parang net. Ayan. So, okay na okay pa rin. Pagdating naman po sa kanyang fuel tank capacity, meron po siyang fuel tank capacity na 5.4 liters. And para sa akin, marami-rami na din po pala yung gasolina may ilalagay nyo dito kumpara dun sa mga ibang underbone type motorcycle. Balik na natin to, nandito din pala yung kanyang tools, guys. So, meron na din siyang tools organizer. Ayan, dalawa. Yung kanyang parang star screw at saka yung handle. So, nandito na din po yung kanyang sharp grab bar, guys. Ayan, may mahawakan na magandang grab bar yung OBR mo pag aangkas dito sa motor na to. Ayan, cool. Dito tayo. Apaka ng driver, naka-rubberize. Ayan, guys. Tapos brake. Foot peg or pillion step. Ayan, napakaganda din ang mechanism na nilagay dito. Responsive. Matte black po dito. Sa muffler, guys, plastic heat guard. So, safe na safe po yung legs nyo na hindi mapapaso o yung legs ng OBR nyo. Meron na din siyang silver end cap dito, which is plastic. Ayan, napaka-stylish din. Tapos, nandito yung kanyang underneath, guys. Napakalinis na din. Wala siya masyadong kanto. So, meaning, pag maglilinis kayo sa motor na to,
eh, hindi na po masyadong mahirap kasi spray dito, diretso tapon yung tubig dito. And meron na din po siyang built-in tire hugger para po yan sa mga putik-putik na hindi po kung saan-saan tatalsik. Ayan guys. Suspension siya po ay naka swing arm monoshock suspension. Ayan, kulay is silver. So napakaganda din po ng play niyan, no? Lalong-lalo na po sa lubak. Braking system is naka single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper na ang brand ay Nissan. So kulay ng caliper guys is gold. Mags is glossy blue. Or Mags is blue, same lang din po sa color ng fairings. Brand ng tire is Maxxis. Syempre tubeless na din. Tapos yung size niya guys is ayan, 120x70x17. Kung mapapansin nyo guys, mas malaki yung tire sa likod. So napakaganda po ng play nito, lalong lalo na po sa cornering. Napakakapit na din po ng gulong na to. It's because siya po ay Maxxis brand na. Ayan. Sa tail, check natin yung ilaw. Ayan. So since siya po inspired sa Yamaha R1, magkahalintulad po yung tail light niya sa Yamaha R1. Naka LED na po yung tail light niya. Turn signals is naka bulb type. May ilaw na din po ng plaka para mas visible pagkagabi. Reflectorized, ayan. So dito tayo. So yung kanyang chain cover nandito pa rin naman. Swing arm niya nga pala guys is naka matte. Apakan ng angkas. Silver, tapos naka matte black. Side stand, hindi pa po equipped ng kill switch stand. So traditional side stand lang po ito. Apakan ng driver, naka rubberized. Center stand, and yung cambian niya na meron siyang 6-speed manual transmission. Ayan. Cool. Tapos pansin ko lang din guys, no, meron na siyang mga butas-butas dito. So this is built for better aerodynamics, no? Pangbasag ng hangin pag halimbawa nasa high speed kayo, magkabilaan yan guys. Ayan. Ayan. Pagdating sa ground clearance niya guys, meron siyang minimum ground clearance na 150mm. So medyo mataas na po yung ground clearance niya. So sa mga malalaking humps, hindi na po basta-basta matatamaan yung ilalim na bahagi ng motor na to. So safe na po yung engine nyo, no, sa pagkakasagi sa mga malalaking humps. So meron siya seat height na 795mm guys. So sa height na 5'5 guys, abot na abot natin itong Sniper 155. No, yun nga lang, naka-tiptoe tayo. Pero kung may height kayo kahit mga 5'3, kaya nyo po itong abotin kahit nga po 5 flat. Yun nga lang, nakaangat po yung isang paan natin sa apakan ng driver. Pero kung may height po kayo like mga 5'7 or taller height, napaka-friendly po itong motor na to para sa inyo. Kasi mataas po yung kanyang seat height at meron din po siyang mataas na ground clearance. So sa mga nagtatanong, anong pinagkaiba ni Sniper 155 standard version sa R version? So si R version guys ay mayroong dual pot piston brake caliper. So si standard version ay may single pot lang. And of course si R version ay nakakiles na. And syempre meron na din charging port si R version na wala naman si standard version. Ayan guys, kung interested kayo sa motor na to, meron po siyang SRP na 113,831. Down payment is 10,000 at monthly amortization for 36 months na 5,175 at rebates na 200. Anyway guys, meron po kayong mapagpipilian dito na bracket like 12 months at saka 24 months. So ayan. So itong motor na to guys is available dito sa Yamaha Bikelink Tagum. Anyway, you can contact me guys kasi ilalagay ko na lang din po yung aking cellphone number about kung halimbawa may mga inquiries kayo regarding sa Yamaha motorcycle. And syempre guys, kung gusto nyo pa po makapanood ng video na gaya na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo once may bago tayong upload.